Okay na po ang lahat. Mag-alak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagkirang sa Diyos niyang bayan. Nagtuturing mga inirang, masayang nagtiriwang. Nagalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito kung saan pinapadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo'y muling nabuhay. Tunay ngang siya ang ating kaliwanagan. Kaya palakpakan po natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Gloria in excelsis Deo. Apuri sa Diyos, apuri sa Diyos, apuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ang pinapulihan, Panginoong Diyos, Haring ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Lugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis
linis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulog sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos o maamen. Ng Diyos o maamen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw na yon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea. Nang mangaral si Juan tungkol sa binyag, ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kanyang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Gayunpaman, siya'y ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom. Pagkatapos siya'y muling binuhay, inatasya niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mabuhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos ng Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka, sa ating kaaway, aking sinasabing, di ako papanay. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil, nangangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamastan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Purihin si Jesucristo, ain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo. Nangamang lumikha nitong mundo, buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian. At ang nagtagumpay, pagkabuhay, ano ba Maria? Ang iyong nakita, puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kahilingan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristo, pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya.
Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa mga alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang may ngakayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod nito, dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad ng naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Pakibati po muna ang katabi ng magandang umaga. At pakisabi, si Jesus ay buhay. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, bawat simula ay may katapusan. At sa bawat katapusan ay may panibagong simulain. Dumating na ang araw na ating pinakahihintay. Tayong lahat ay magalak at magdiwang sapagkat ang pag-ibig ay nagtagumpay. Ang kaligtasan ay napasa ating mga kamay. Ang Diyos ay buhay magpakailanman. Kaya't muli, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno na muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Tunay ngang ang araw na ito ang ginawa ni Jesus Nazareno. Magsaya tayo at magdiwang. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang nagsasabi kung ano ang nangyari kay Jesus Nazareno o kung paano naganap ang muling pagkabuhay. Ngunit ito
ay naghayag at nagbigay sa atin ng mga unang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon, gaya na lamang ng inilarawan sa atin ni Maria Magdalena habang siya ay nagtungo sa libingan sa madilim na oras ng umaga at nasumpungan niyang naalis na ang bato sa libingan at tunay ngang ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay nabuhay mula sa mga patay at nagdala siya ng liwanag sa sangkatauhan. Ang liwanag ni Kristo ang gumapi sa kadiliman at siya ang naghasik mismo ng liwanag sa bawat isa sa atin. At ang liwanag na ito ng pagkabuhay ang hinihintay sa napakatagal na panahon mula sa unang pagkakalikha sa tao. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi lamang isang tanda ng ating nakaraan, kung hindi ito rin ang bumubuo sa ating kasalukuyang buhay at sa ating hinarap sa kaluwalhatian. At ano po ang kaluwalhatiang iyon sa hinarap? Iyan ay tungkol sa pagkabuhay na mag-uli na siyang pinakasentro ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang muling pagkabuhay ay ang sentro din ng ating pananampalataya. Sinabi nga ni San Pablo, kung hindi nabuhay si Jesus Nazareno sa mga patay, walang saysay ang ating pananampalataya. Ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong bakas ng kanyang kalikasan. Itinaguyod ng Ama ang sansinukob sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ang pinakamataas na antas sa plano ng Diyos para sa ating lahat ay ang muling pagkabuhay. Ito ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ito ng may pinakamalaking kagalakan. Kung walang muling pagkabuhay, lahat tayo hahantong sa kawalan. Uulitin ko po, kung wala ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, tayong lahat hahantong sa kawalan. Kagabi, kung tayo po ay dumalo sa Easter Vigil, napakinggan natin ang exultet o ang maringal na pagpapahayag na ngayon'y Pasko na ng pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay nagpapaalala sa atin na may buhay sa kabila ng libingan. Ito ang nagpapaalala sa atin na may mas higit pa sa bawat isa sa atin kaysa sa nakikita ng ating mga mata, na mayroon tayong immortal na kaluluwa. Mabubuhay tayo kailanman kasama ng Diyos sa makatuwid. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang panaginip, kundi ito ay isang katotohanan. Mayroon pong isang awitin na kinanta ni megastar Sharon Cuneta at ito ang pinamagatang Sana'y Wala Nang Wakas. At ito yung sinasabi sa kanta, sana'y wala nang wakas kung ang pag-ibig mo ay wagas. Paglalambing sa iyong piling ay ligaya kung walang kahambing.
kung hindi malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin, pagkat walang katapusan kitang iibigin. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan, kung yan ang paraan upang ang landas mo'y masundan. Kahit ilang ulit na ako'y iyong saktan, hindi kita maaaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin, hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin. Kahit ilang dagat ang dapat tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Sana'y wala nang wakas. Marahil nasagot na noon pa man ang pangarap na iyan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, hindi nagtagumpay ang kamatayan. Umusbong ang buhay. Sa pag-usbong ng buhay ay nakatakda ang isang buhay na walang hanggan. Sana'y wala nang wakas. Oo, sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ito ay posible dahil wala nang makapaghihiwalay pa sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't ang kantang ito ay parang love song ni Jesus Nazareno para sa ating lahat na bumubuo ng kanyang simbahan. Na walang katapusan niya tayong iibigin, na kahit ilang tinik at krus pa ay kaya niyang yakapin at hagkan upang tayo ay masundan at huwag mapahiwalay, na kahit ilang beses pa natin siyang saktan, hinding-hindi niya tayo iiwan at bibitawan. Ngayon, hinahamon tayo ng liwanag ni Jesus Nazareno na tayong lahat magkaroon ng malalim na pasasalamat. Isang walang hanggang pasasalamat sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay. Isang pusong nagpapasalamat sa gitna ng ating wasak na mundo. Kapag naramdaman natin na tayo ay naliligaw, kapag tayo ay nahuhuli sa ating paglalakbay, kapag wala na tayong boses dahil pagod na tayong lumaban, kapag wala na tayong lakas dahil gusto na nating bumitaw, kapag wala na tayong saysay dahil gusto nating sumuko, lagi nating tandaan ang pagkabuhay ni Jesus Nazareno na laging may liwanag sa bawat kadiliman. Kaya nga sa mga sandali na nararamdaman natin na tayo'y nasa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay at wala na tayong pag-asa, sa pagkakataong iyon, hayaan natin ang ating mga sarili na mahalin ng Diyos ng lubusan, dahil doon natin mapagtatanto na ang Diyos lamang ang pinakamahalaga sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang masasabi natin ngayon na bawat linggo ay isang karanasan ng muling pagkabuhay. Bumangon tayo mula sa mga pasanin at paghihirap ng kadiliman. Bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon, upang makita ang liwanag
at pagpapala. Bumangon tayo mula sa sugat kung anuman ang naidulot sa atin ng nakaraan. Bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon para sa paghihilom, pagpapagaling at panibagong lakas. At tulad ni Jesus Nazareno, bumangon tayong lahat. Salubungin natin ang liwanag ng mundo. Si Kristo na muling nabuhay, ang naririto siya sa mga sandaling ito. Naririto si Jesus Nazareno sa kaibuturan ng ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayong makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 na paghahanda. Kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kaniyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kaniyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan, itinatakwil ba ninyo ito? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya, kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal ng anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kaniyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalatang kapakanan, pakisagot ninyo ang mga katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kaniyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kaniyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan
noong tayo'y muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibilang, isang Panginoon ang piling natin lahat. Kapiling ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibilang, isang Panginoon ang kinin natin lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Malisay na pag-ibig sa amin sumapit. Isang pananampalataya, isang pag-ibig, isang Panginoon ang kinin natin lahat. Mga alagad ko, paano makikilala dapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin natin lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalatayang kay Kristong muling nabuhay at may pahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang buhay ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo
ngayon at magpa kailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan sa pagkamatay niya sa banal na krus. Ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos. Pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbong, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Pinagpalaang naparito sa ngala ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala."
Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Israel, bayang sabihin ko.
kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na amas mong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas pa-haleluya. Purihin ang Panginoon sa kanya laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago'ng wagas pa haleluya. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas haleluya. Paalala po sa lahat na nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po muna ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyukupo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain po kayo
at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.